black shoes. So yung sustained team fight bumalik. Yeah, yung pang reset the longer team fightings and nakita na natin yung ban. So the Valentina is open for Minana Evos alongside yung Lilia na sinabi mo doon, Manjin. Yung Valentina kasi nag-iba na eh. Na madalas nakita natin yung Valentina, diba? In the past, kinukuha lang siguro yung ultimate ng Roamer or ultimate ng kalaban yung mid kung maganda talaga. Pero may pagalingan din sa pagkuha ng ultimate. Ibahan, different flavors of ultimates para mas magulat yung kalaban mo. And one of the ultimates that Valentina's like to get is this, yung ultimate ng isang Tarizla. Yeah. Minsan nakita natin, yung Valentina nagsiset up with the penalty zone, pero surprising nga na finurse pick na to ng Minana Evos. Medyo interesting ha, binibait ba nila dito yung Fredrin? Isa sa mga favorite ngayon ni Kyle Tizian, ang Fredrin at ang Baksha. Nung napanood mo pa siya nung ISF doon sa Romania, prior pick ni Kyle TZ, yung mga utility junglers ngayon. And isa ang Fredrin, nakita natin, OP, may pagka-OP pa rin eh, no? Uh-oh. Nung dumating yung mga healing, eh, parang lalong napalakas itong hero na to. Oo, kasi pag magkakasama kayo eh, no? Mas madali para sa kanya tumalon with the penalty zone. And Fredrin and Valentina, obviously, ang kanilang kukunan dito. So may konting way pa ang AP Bren na malimitahan yung mga heavily impacting ultimates na pwedeng lumabas sa Minana Evos. Yeah, yung inisip ko dito is AP Bren, ano ba yung inisip nila para sa AXP lane? Madalas nakita natin in recent matches, V Paquito ang kinukuha kontra naman sa Minana Evos. But Minana Evos read into it. Kung meron kang kalaban na Akai, medyo mahirap maglaro na ng Paquito doon. So great pickups from Minana Evos. They pick up the Akai, makuha sila ng Vision with the Novaria. And of course, pagkalaban mo AP Bren, kung ayaw mo na mag-snowball sila dun sa early to mid-game, of course, dapat makakuha ka ng Vision. Actually, dalawa lang yung pinasasagot sa Valentina na napapansin ko, no? It's either huwag kang kumuha ng mga magagandang ultimates or punuan mo ng sobrang dami magagandang ultimates. And yun, feeling ko, yung ginagawa dito ng Minana Evos. Kasi either of the three na heroes nila, eh, pwede mong kunin eh. Yung Astral Echo, yung Heavy Spin, and yung penalty zone. Depende pa sa magiging target. Pag objective takings, obviously, Heavy Spin ang kanyang gagamitin para nga naman mabigyan ng protection itong si Kyle. Pero Yura, Uranus, nakita na natin ito earlier. I think earlier this week, nakita tayo ng Uranus. I'm trying to remember kung si Flap nga yun, pero naging effective yung Uranus eh. Favorite ni Flap to eh. So, yung lalaroin ngayon ng AP Bren is the macro game, the split push. Oo. Mukhang mag-lean towards sila sa late game insurance na ibibigay nila kay Super Marco. Yeah. Kita mo na kagad yung kanilang lineup doon pa lang sa sustain. Ay, goods na. Yung burst, goods din ang team fight. Aasa sila dito, of course, sa matinding kunat na mga haharap. And siguro ang maganda lang para sa Minana Evos, no? Yung vision nila, mataas masyado yung vision and magpoprotektahan nila yung kanila mga sarili para sa mga sneaky attacks na pwedeng gawin ng AP Bren, which is dun sila kilala. Yeah, and about this Uranus pickup, balikan natin yung nangyari sa Pilipinas noong MSC 2023 kung saan isa sa mga most feared picks ng Onyx Esports of Indonesia, if it's not gonna be the Masha, it's the Uranus of Boots. And oo, yung playstyle doon kasi ng Onyx is, sige, alam namin na gusto ng mga Pinoy or ng mga ibang teams na mag-objective, meron kaming Yura na akalain nyo, nagsisplit push na pala na hindi mo na iniisip na split push hero tong Yura na to. Uh-oh. Pero dahil sa pagkukunan niya, pag safe niya sa pag-split push, eh nape-pressure na yung weak side ng mapa mo. Actually, hindi mo rin mapapansin yung damage yan eh. No? Kapag nakakasta kasi yan every time natatamaan kayo. So, yung Ionic Edge. Oo, yung Ionic Edge. And maganda yung sinasabi mo dito ha. Kasi may potential nga naman talaga ang April Bren na gawin yon. Pero ngayon, pwede sila magtanggal uli ng Marksman just to target lang itong si Doming AR. And now, Iritel ang aalisin. Ako, Bruno, ata next na tatanggalin dito ng Minana Evos. Kasi kung meron ka mga frontliner, kailangan mo rin ng isang heavy guts na bumabanat sa likod. I think Bruno nga pinakamaganda dito. Tapos kuha ngayon ng AP Bren ng is either ano ba, Beatrix? Kasi open ba ang Beatrix dito? Actually, either Bruno or Bea. Kasi pipili na lang Minana Evos. Gusto ba natin iwasan yung damage or gusto natin iwasan yung wave clear? Kasi ngayon, kailangan ng wave clear ng AP Bren eh. Oo. Kailangan ng matinding masinsinang pagpili ng Minana Evos dito ng pwedeng iba na gold. At gold pa ba? Bruno ang binanga nila. Nag-decision na. Bruno. At Akai dito. Three times ginamit ni Kazen with 67% win rate. 2 out of 3. 2 out of 3. Maganda itong simula para sa Minana Evos. At... Ay, wait!
O nga pala, bukas pa to. Alam mo yun. Hindi ko lang na-realize ha. Sa haba na naging draft, umabot na tayo sa second phase na nakalusot. Matilda. Itong Matilda na ito, paano nangyari ito? Oo, Matilda. Oo nga pala, wala pang boss fight. Matilda na ni Ogwin, boss. Nako. Ano sagot ni Spider Miles dyan? Iniiksyahan, boss. Iksya. Iksya against the Matilda. Matapang na desisyon para sa Minana Evos. Actually, parang recently, umaangat na rin yung Iksya sa pool no, ng mga heroes. And at the same time, ang ganda kasi ng kids niya kapag meron kang frontliner. Pero, Rafaela ang isasagot dito ng Minana Evos. Ngayon, wow. Ang katanungan na lang, anong gold lane para kay Super Marco? Mukhang Bea. If ever's not the Bea. Kasi delikado na mag-clint dito. Ako, yung psycho. Range ng ano eh. Yung Iksya. Bea ano tingin mo? Bea, di ba? Bea, oo. Oh. Or sobrang psycho. Kari kaya? Kari. Pwede rin naman. Pero, dahil sa movement speed na meron ng Minana Evos, ang ganda nung ano, yung targeting nung, yung mga basic attack. Bea to, Bea. Kari kasi nga may Terizla, okay lang. Pero parang Bea para ma-effective dun sa Matilda. Ang bilis din kasi ng kupunan ng Minana Evos eh. Yeah. Ano sila eh, may Rapabop, bad beats yung Starfall na yun eh, yung first skill. Naka-bad beats yun eh. Tapos may, ano ba, may heal pa, pero ito na. Beatrix, ang kanilang magiging final pick. Biglang lumobo yung burst and late game power dito ng AP Bren, ha? Sobra. Oo. Na round out na nila na maayos yung lineup nila. And makita na nga ba natin, kasi lately nakita ko sa mga Beatrix, bumabalik yung shotgun, ha? Pero yung parang isip sa shotgun ngayon, pang defensive, pag alam mo na maraming gusto mag-dive sa'yo, mag-shotgun ka na lang muna, tapos lipat dun kay Renner, hindi kay Renner, kay Nibiru, para mas mabilis yung basic attack. Interesting. And right now, mukhang na-read ng AP Bren yung gusto gawin dito ng Minana Evos. Yung Minana Evos, nag-draft sila ng lineup na magaling mag-team fight. Pero sa AP Bren naman, nag-draft sila ng potential options na if ever meron sila pang macro, pang split push na ganun. And actually, lito na rin ang mga audience natin kung sino ba ang buboto. Pero nag-desisyon ng madla. AP Bren, 65%, habang 35% para sa Minana Evos. Matinding action ng ating matutunghayan at importante para sa AP Bren at Minana ang laban na ito. Yeah. Uulitin ko lang, kapag na-sweep ito ng AP Bren, secured na ang kanilang slot patungo sa playoffs. Yeah. At Minana Evos, sobrang importante sa kanila to kasi dalawang games na lang ang natitira o dalawang matches na lang next week ang natitira para sa kanila. Yeah. At ngayon magsisimula na ang laban. Matinding win streak to para sa Minana kapag makakuha sila ng panalo dito. Gusto ko lang sabihin na right after that Oasis patch na nakita natin yung galawan ni Spider Miles. At kung merong mang hero na ilalagay mo sa pangalan ni Spider Miles, yun ay ang Rafaela. Kung merong mga Lancelot Carltizi, mga Estes Omay Venus, Rafaela Spider Miles. Yep. Specialty ang pinili ngayon ni Spider Miles para sa laban na to. At saka ano no, isa pa sa mga rason dahil dati pa eh ginagamit niya na to at nakita naman natin kung gaano kataas ang win rate ng kupunan na ito kapag gagamit ni Spider Miles itong Rafaela no. Napag-usapan natin kanina yung earlier na binaban na nga eh itong mga heroes nito ni Spider Miles, so pino-force nila na maglabas ng panibago itong si Spider Miles. Kaya lang ang kompromiso kasi doon kapag tinarget niya si Spider Miles, paano naman yung ibang mga players, di ba? Andiyan pa si Kaizen, andiyan pa si Domek. Yeah, napaka-maantindi ng mindset na binigay, of course, ng buong Minana organization. Kasi sa mga sunod-sunod na talo ay ngayon umahabol sa standings and slowly getting their groove. Together, of course, with their KOL sa mga kasama. Yeah. Nakita natin doon, isa sa mga pinakamalakas na tao sa MLBB community at si Eruption. Tama. Si Eruption, na nakita ko sa personal si Eruption, kasi laki ng mukha ko yung balikat niya. Okay. Pero nagulat ako na sobrang chill niya na tao. Like one of the most approachable people I've ever met. Binabati ko rin si Hypebeats. Ayan. Ang kakagaling lang doon sa MLBB anniversary. Happy birthday to MLBB. 7 years na, ladies and gentlemen. Ito na. Ang MLBB. Simulan natin ang naudlot na bakbakan. AP Bren at Minana Evos. Pero ngayon, medyo sama-sama, body-body system ulit ang ginagawa dito ng AP Bren. Harap. Uy, may maagang skirmish, may mga pokes. Yeah, these are just pokes. And yung grabe, those are the heals na meron.
ginagawa ni Spider Miles to keep everyone healthy sa kanila mga lane. Yeah. Ito ang interesting na matchup, yung Valentina Novaria. Pabilisan lang ng clear sa gitna ang habol nito. Pero interesting ha, dalawang teams na ito, pare-parehas naka-flicker, four-man flicker para sa pagkabila. Ang bilis daw ng AP Bren. Looking at the mobility sa kanila mga emblems, lahat sapatos. Yeah, all of the wilderness blessings, yung agility, at saka nakapag-flicker sila kasi dahil naman sa Matilda at saka sa Rafaela na nagbibigay sila ng option na para makapag-reposition yung mga kasama nila, kailangan mo talaga ng flicker para mas maganda yung pwestuhan mo sa laban. Mm-hmm. Either pampatakas o pang-advantage. Oo nga, no? Double ano eh. Double, ano ba tawag dun? Basta yun, dalawa-dalawa. Double ano? Double shoes. Double shoes. Pero recently, nakikita na rin natin yung Quantum Charge sa isang Matilda. So talagang mas mabilis pala ta ang ipapamalas dito ng AP Bren. No? Kasi mabilis ka mapunta sa objective mo eh. Kung saan mo gustong pumunta, dito kayo agad, no, responde ka agad. Minsan nga, hindi na nagre-recall yan eh. Parang ano eh, daan ka na lang sa jungle. Mas mabilis ka pa ata makapunta sa base. Yung nga, ito si Flap TZ, naka-Wilderness Blessing din. So yung hinahabol dito ng AP Bren para sa EXP lane nila ay map presence talaga. Uh-huh. Dinamang, grabe yung zone. Yung zone out ni Flap TZ, nag-zone out na siya ng ganyan. Early game pa. Wow. Yung zone niya, coast to coast. Oo. From LRT Ed sa top hanggang north, ganun kalayo yung ano niya. Point to point. Zone niya, point to point. Actually, nakita na natin to eh. Last time, nung nakalaban nila yung Onyx Philippines, itong Uranus ni Flap na talaga nagpasakit ng ulo ng mga Sonics. Pero ngayon, ang Tigre naman, ang kanyang nagiging target. Yung nakakainis kasi dito, ang bilis mag-clear, tapos puno ka agad yung buhay maggaling dun sa passive niya, di ba? Last time na nakita natin si Flap na nag-Uranus, alam ko, nakas natin yon at na-defeat ang naging result nun. Pero ganito talaga ang laruan yan eh. Kaya binaba natin siya ni Kaizen. Pop ng ultimate muna si Flap dito, pero okay! Na-spin na Rooney, pero may flicker na galawan si Flap. Mag-miss ang gustong pick-off na Minana Evos. Yeah, good choice there with a flicker na nakapag-rezone. Ginamit niya yung pader para makatakas din siya na mas maayos. So, good instincts there by Flap TZ na hindi siya ma-pick-off. Again, crucial yung Uranus ito para sa AP Bren kasi abot yan sa point na maiisip na lang yung Minana Evos. Ano gagawin natin to para sa Uranus na ito? Paano natin to sasagutin? Not makuno. Ang tumatagos daw kapag si Doming AR ay nakakuha ng mga magagandang Demon Hunter Sword, kapang Shred. Tama. Kaso ang problem, kailangan mahuli mo lahat with the full barrage. Mm-hmm. So yung combo ay kailangan maland dito ng Minana Evos. Set up talaga eh. Dapat ma-manage nila yung mga skills sa paglapag. Mm-hmm. Pero kasi galing dito sa heroes ng AP Bren, ang bilis lang magligtas eh. Andiyan yung Matilda, pwede niyang itakas or pwede niyang gamitin pang engage or pang atake. At ngayon, medyo bumabagal ang nagiging tagpo at ang tempo ng laro na ito. Few, magpaparamdam din. Dahil nga magkakaroon na ng objective, kumuha na rin siya ng heavy spin para pantulong sa pagkuha ni Kyle TZ rito. Yeah. Bumalik tayo sa ganitong situation no, nung after ng patch. Chillers muna lahat. Okay, Matilda Airlines. Spin up ni Ogwen. Mga whips ay hindi magiging enough to get that kill. Pero lamang dito ang AP Bren. 5v4 to full barrage. Full barrage coming in. May laser pa. Tukay ang buhay ng turtle. Nakuwal. Sinong walang iba? Kundi si Kaizen. Nagkakayukutan. Parang Beyblade na naman. Nagkabalikan. Pero walang magkakachugian. Walang zero, namatay. 0-0 pa rin. Walang namatay. Makikita mo yung disiplina na magkabilang kupunanin. Alam din nila yung weak points ng bawat isa eh. No? Right after ng heavy spin, sobrang sakto eh. Naipit itong si Kyle TZ. Nahuli din yung pag-angat ni Pew doon. Kaya nakuha nila yung Lord. Yung turtle rather. Yeah, ang ganda ng timing doon ni Kaizen and of course the rest of Minana Evos para isagot yung tulong doon ni Kaizen. Oh, wait, Kaizen, mamuhuli. Pero AP Bren, habol pa sila? Ang tindi ni Ogwen dito, pinampopoke niya lang yung Soaring Eagle, no? Tsaka yung Blooms. Wala na siyang paki. Basta ma-poke niya, makuha niya. Mabilis din naman kasi siya maglakad pabalik eh. Yun yung sobrang nakakainis talaga sa Matilda ngayon na ang tagal niya lumipad, tapos makakatakas pa siya kahit isip mo na mahuhuli mo siya. Uy. Mahirap ito ha. Ngayon, napa-heavy spin. Grabe. Parang super yoyo. Umiikot na si Kaizen. Umiikot din si Ogwen. Nagkakahatiran. Tinont na ngayon ni Kyle TZ, Kaizen. Pero hindi na ako naniniwala na magkakapatayan to. Sa totoo lang eh. Layo ka agad.
And may kita mo talaga, no, yung ginagawa ng AP Brand dito na alam nila yung kakayahan ng Minana Evos eh. Marami silang lockdowns. Doon din yung stun ni Spider Miles. Mm-hmm. So sabi ng AP Brand dito, focus lang tayo, kuha lang tayo ng objective. Pero lilipat si Ogwen. Circling Eagle coming in, another initiation. Pero pokes lang to mula sa dalawa dahil tower ang tina-target ngayon ni Super Marco. Doming will try to defend but it's not gonna be enough. Yep, typical timing ang ginawa doon ng AP Bren kung saan at around this point, mag-gank kayo doon kung saan man ang gold laner nyo para makalabas na siya sa lane at mababasag na niya ang unang torre. So tignan natin kung magiging full 5-man na ang mga ikot ng AP Bren kasi nakita natin na si Black TJ and Lord JM naging dead lane na talaga ang EXP lane. Nandun lang sila, unahan na lang ng pag-clear kasi if ever cut, kasi if ever ikot, pero most of the time nandun lang sila sa baba. Grabe, limang miyembro mula sa AP Bren ang nakabantay. Ngayon mukhang isusuko ni Kazen, ha? Hawak din yung heavy spin. Para dito kay Pew, Circling Eagle gagamitin Lord JM ang target. Okay, magpa-proc ba ang passive ngayon ni Lord JM? Lord JM pupunta dito sa may bandang tower. At hindi to mama yung barrage of bullets. Pero okay, that's going to be the first blood from a Master Ogwen na kanina pa palipad-lipad sa mapa na to. Guiding wind, ang ganda ng paggamit ni Master Ogwen at paglipad din ni Super Marco. Good closeout. Yeah, and nakabasag din sila ng torre doon sa may bandang ibaba pero di pa pala tapos. Oh, not yet over flicker out. Si Lancy lipat game. Lumipat game, bumalik sa game, Lancy buhay. Oh, nakakahilo pala yung laban na to. Daming lumilipat at saka daming umiikot. Oh, may mga tumatalon, may mga umiikot, may mga lumilipad. Ganyan na, ganyan ko tingnan yung standings eh. Kapag sinisilip ko, nakakahilo eh. Oh, pero medyo nakakahilo din yung laban kasi ang daming nangyayari, ang daming mga footwork. 1-0 pa lang. Ang daming steps, ang daming dribble. Yung shoot, wala. Dribble all-stars. May ball handling ano pa, yung ano tawag, yung nagko-crossover, yung nagsasize up muna, lahat. Pero hindi pala shoot. Oo, wala nagsushoot. Torre ha. Torre sa gitna ang nagiging punti niya, pero mabilis na clear ang gagawin na Circling Eagle. Hindi natin alam kung totoo ba tong laban na to, pero sige, try natin. Practice lang yun eh. Practice lang lahat yun. Baka ito na. Mag-invite na sila sa purple. Echo, magsasubok mag-recall, pero Ogwen with a save! Blocked by Ojin! Nice save! Kamunti ka na yun! Ni Lancy! Oo, tsaka nakita din natin si Kyle Tizzy na agaw niya yung purple buff doon ng Akai. Oh, maray po! Natamaan po ng snipe! Nakagabitan! Buti naka-sidestep! Nakaramdam si Lancy. Sabi niya, ako dapat yung bumanat sa'yo eh. By the way, key item pickup si Spider Miles. Meron na siyang flask of the Oasis na rin. And sa ngayon, nakikita natin kung gaano kabagal ang pacing ng AP Bren at Minana Evos. Yeah. May mga action eh, may mga banatan eh. Pero kasi, humirespeto talaga eh. Yung magkabilang kupunan ngayon, Lord ay available. Kaya TZ at si Kazen, makikipagtitigan lamang. Pero may ginagawa si Flop doon sa may bandang itaas. Circling Eagle nandun, pero nakaikutan na rin with a heavy spin. Ito na yung tunay na laban. May penalty zone na ilalabas. Meanwhile, si Kyle ay burado. Finally, makukuha si Doming DR na magandang kill. Wala ngayong contribution ng side ng AP Bren. Nag-miss yung mga barrage. Super Mako nasa bandang gilid. Pero ayun na yung full barrage mula kay Doming DR. Si Flop TZ ngayon na lumulutang sa harap ni Doming DR. Nagpailaw si Flop TZ para makawala. 1-4-1 lang ang nangyari. Ang daming nangyari pero isa lang sa bawat kumunan na nagkapatayan. Marami rin nagastos na ultimate ang magkabilang kumunan na ito. Again, ganito katibay ang AP Bren at Minana, nakasalalay dito yung tournament lives ng bawat teams na ito. Minana, Evos, lalo sa kanila. Dahil kailangan nilang humabol, kailangan nilang daanin ito sa dahas. Pero may Circling Eagle na gagawin dito si Ogwen. Joke ba to? Harangan lang to. Harangan ni Flop TZ dito yung recall. Pulado ngayon yung Lord! Sino makakuha? Nakabalik na kasi siya! Sa sobrang tagal ng mga nangyari, nakabalik na pala si Kyle TZ! Tsaka tamang call yun. Galing sa AP Bren, na-erupt na lang yung Lord. Nandito na si Kyle, kunin na natin. Tingnan natin yung mga priorities ng dalawang roamers. Of course, nakita natin yung Rafaela meron ng Flask of the Oasis. Pero yung interesting thing, with the Matilda, inuna niya yung Enchanted Talisman. So, mas mabilis yung makukuha yung ultimate niya. At lagi natin nakikita si Ogwen na lumilipad. Oh. Yung zone out na binibigay ng ultimate niya ay medyo nagpapahinto sa paglaban ng Minana Evos. Cooldown muna habol niya, no? Mayroon naman siyang favor eh. Pero Circling Eagle, joke lang po. Grabe. Okay, poke lang muna yun. Here comes Astral Echo. Lord JM, penalty zone sa lupa! Na-dodge ni Super Marco! Yun yung full barrage, tamaan ngayon sinabiyo. Pero sabi ni Doming DR, I got you! I got you, bro! Triple kill para kay Doming DR!
Yun pala yun! Uy, naghahabol pa dito ang kubuna ng Minaribus. Parang gusto pa nila ng isa eh. Yung Lord ay nasa may bandang itaas. Hindi naman pala kailangan ng setup ni Domeng para maland yung full barrage na yun, boss. Basta makita lang ni Domeng, paldo talaga si Domeng, nakakahanap. Kahit walang mahanap yung mga kasama niya, nahanap pa rin ni Domeng. Ang ganda rin kasi, naipit sa Eskinita yung tatlong members mula sa AB Bren eh. And dito sa trivia natin, wow. First player to reach 100 kills this season, Super Marco. Congrats, Super Marco. Silent but deadly. Ganun siya eh. Ngayon, 1.1K ang gold. At pupunta na tayo sa tagpo na kung saan inatapos na yung first part eh. Papunta na tayo sa latter eh. Papunta na tayo sa late game. Pero tingin mo ba pagdating sa late game, Raptor, sino yung may malaking kalamangan dito? Well, actually, depende yan sa timing ng bitaw ng skills eh. Kasi nakita natin ngayon ng Menana Evos, tinitignan talaga nila yung paggamit ni Ogwen ng Circling Eagle. Kung wala na yun, mahirapan na sila habulin or abutin si Domeng dun sa backline. Kaya nakakuha dun ng triple kill si Domeng eh. Ang ganda nung timing niya na pagbitaw. As we go back into the instant replay, you see the Guiding Wind already committed there by Ogwen. So isang dash na hindi na makakalapit para kay Domeng. And then isang simpleng barrage, nakita niya, nabasa ng Minana Evos, wala itong mga dash, ginamit yung mga flicker, delikado yung pwesto nila. Good call by Domeng and Minana Evos. Nadali ng triangle opens eh. Ang ganda ng pagkakalapag ng full barrage, pero naispatan si Kyle TC. Galing doon sa mga sa folks na meron dito si Spiral Mice, pero yeah. Kakalma sila. Gumuguhit na ha. Gumuguhit na yung damage ng Minana. Nararamdaman na natin yung damage output ni Lancey. Oo. At ni Domeng. Mm-hmm. Domeng is at 4-0 right now. Ganon pa katindi ang hero na yan na hindi pa ata na nerf yung pa. Mga banat ng mga barrages ng isang Iksha. Mm-hmm. Actually, nabuff pa nga ito recently. Nabuff ba yan? Pinalawak yung range nung full barrage niya from 9 to 11. Di ba nga dalawang inches nga yung nadagdag. Malaki yun. Mm-hmm. And ngayon, AP Bren, sila ang maunang humawak ha, dito sa Luminous na Lord ng ating laban. May Windtalker na dito si Domeng, so kailangan talaga mag-ingat yung AP Bren. At saka kailangan talaga mag-ingat ni Ogwen sa paggamit niya. Uy, na-spin! Okay. Kyle! Papanatan si Kyle TC dito, pero Kyle TC, lalaban na lang to. Papasok pa ang AP Bren. Fake pa ito lahat, a Precious Rod coming in, pero yung thought. Pero joke lang pala, pokes lang yun. May full barrage pa dito, yung Ixen ng Minana Evos. Oo. Tignan pa dito ng AP Bren, dapat makahanap pa sila ng mas magandang pwesto. Black TC, nakikipagdigital na dito kay Casey, pero nararamdaman niya yung mga pitik dito ni Doming AR. Kumakate yung mga pitik ha, kumakate yung mga ano ha, yung mga ticks ng mga banat ni Doming AR. Okay, sneak. At tignan mo yung pwesto dito ni Ogre na Super Marco going for the sneaky play. Uh-huh. Pero nakita ata ni Kaizen. Oo, nakita. Ngayon, magre-react si Spider-Man. Sisipatin lang niya. Oh, pero sakit, pa, Circling Eagle mula kay Ogre. Spider-Man, sa lang daw ang babanatan. Nandun ngayon si Pew. Nako! Nahuli ata ang idol ng mga kids. Nandun si Lord JM, pero nag-miss dito yung Ariko. Malasolado! Umaakit si Pew, heavy spin para maligtas yung sarili niya. At ayun yung Phoenix Rage! Jabo ang babula kay Super Marco. Silent but deadly. Pag-miss ngayon yung Echo, buhay pa rin si Pew. Pero ito na, bumabanat pa rin si na Doming AR. At yun si Ogwen, umiikot-ikot. Ikot-ikot lang. Doming ngayon ang binabanatan ni Ogwen. Si Flap, binabanatan ng lahat. Gumagangster. Yung snipe, mag-miss. Si Flap, buhay pa. Nakapag-dash out. Guiding win! Buhay pa rin! Flap TZ! Grabe yung laban na ito. AP Bren, kakapit lang dito sa Lord. Wow! And this is a Luminous One. So Minana Evo, sinuko na nila yung pagkakataon doon sa level 2 na Lord. But then again, mahaba-haba pa to. Ang taas ang clear wave nila. Ang ganda ng poking mechanics nila. Yes. Kayang-kaya pandipensaan. Clutch, heal. Galing doon sa Matilda para sinigurado nila na hindi mapipitas doon si Few. Kala na nga natin, mauhuli siya dahil doon sa paggamit ng skill, yung revenge strike ng isang Terizla, pero nakapag-heal siya, nakahanap ng paraan ng AP Bren para matulungan si Few. And then, of course, nararamdaman na ng Minana Evos yung problema na dinadala ng Uranus na to, na kahit 4v1, sa sobrang kunat niya, basta low kayo, masaya si Flap. Oo, nakadalawang attempt si Lancey doon para last hit in si Few eh. Oo. Pero with enough pixels, naka-out. Naka-out at na-dodge ni Pew. Nice effort though para side ng Minana Evos. Eh, but it was nicer for the side of AP Bren. Yeah. Ogwen. Black TZ. Kailangan na respetuhin dito ng AP Bren yung full barrage. Maganda yung high ground defense ng Minana Evos dito. Oh! Ikot muna si Ogwen ngayon, Polado. Charge muna ng Lord.
Wala nang Lord this time. As Minana Evos will manage to defend that one. Okay, may minion sa gitna ah. Pero sasabi namin AP Brent, okay, kunin na lang muna natin yung mga makikita nating farm sa paligid. And Minana Evos, magiging successful yung kanilang pagdepensa. Pero maghahanap pa sila ng isa. Hawak ni Pew yung heavy spin. And any moment ay pwede siyang umipit dito. Nandun yung pag-spot. And Ogwen. Ito yung ginagawa nila. Laging nakalaan lang kay Super Marco. Yung pagtalon pero heavy spin. Okay, heavy spin maiipit ngayon si Kaltisi. Pero may mga nakaharang dito ng mga purple. So yung mga banat maiiwasan nata. Pero masyado lang makunat si Kaltisi. Nandun na si Flap. Kaizen, magpapak na lang ngayon. Si Lord JM nasa gitna na lahat. Yun yung nibig na rotation. Okay. Maiwasan. Nakakaiwasan. Burst down lang muna. Spider Miles. Yung baba. Yung bottom lane. Low scoring game as of the moment. It's all about the sustain. Speaking of sustain, nag-si Halbert na dito si Domeng para mabawasan yung heal na nakuha dito ng AP Bren. Other, not just from the Matilda, but of course, FlapTizzy being able to heal himself. At nararamdaman ngayon ng Minana Evos yung epekto ng pag-split push. Ay, nahuli si Owen! Uy, napa-flicker ha? Napa-flicker. Op! Dito mamay Renner. Hinga muna. Pero again, alam ng AP Bren eh, kumakati na rin sila si AR eh. Pag tumama yung Impure Rage, plus yung Lightning Truncheon, nag-proc. Eh, aabutan talaga. Tingnan mo naman yung damage. 87,000! Nasa kanya lahat eh. Pero kasi ang problema, wala kang finishing touch. Yes. Nasa yung damage. Then again, napakabilis ng AP Bren. And the main problem para sa isang Iksha, kapag nakawala dun sa cone, sa full barrage cone yung kalaban mo, wala din eh. So, ma-out ka din eh. Oh. Hindi siya parang carry na maahabol ka. Exactly. Ganun eh. Kaya ang daming flicker na binaon dito ng AP Bren. Meron sila mga dash, kada hero. We know the guiding wind of the Matilda. Makakalipad din yung sino man yung gusto sumabay sa Matilda na yun. Ang dami nila pang iwas. Pero naramdaman din naman ng AP Bren kung maganda yung timing dito ni Domeng at ng Minana Evos para ma-set up yung magandang full barrage, eh kaya pa rin ng Minana Evos ikutin yung laban. Oo, kayang-kaya talaga. Isang magandang pwesto lang, isang magandang combo, the five-man combo for Minana Evos ang nagmamatter dito. Plus, ayun na, may Divine Grave na din. So, penetrations na ang habol ng Minana. Yeah, patunaw ang habol. Pero ngayon, sino ang hahabulin? Kasi apat ang members mula sa Minana. Naspotan sila dito. Okay. Ng Asher Echo. Sakit na ng damage for Sikling Eagle. Okay, tunay na to. Sikling Ogwen ang naganap. Ayun na, penalty zone onto one. Kalahati ang buhay ng Lord. Tinatamaan ngayon ang mga laser. Gumuguhit. Lancey with a nice poke mula sa backline. Pero nilife silang ni Super Marco. Knock-ups coming in from the Lord. Nandito si Spider-Man sa bandang gitna. Heal. Op, tatamaan ba si FlapTizzy dito ng Star Helix? Hindi. Okay, 19k yung buhay ha. Hinahawakan lang, sinusunog lang ng Molten Essence. Pero itong nakakaba ang pagkakataon. Kahit TC, dumamba na kay KZAR, Ogwen at itong si Super Marco. Parang may pinaplano sila eh. Kaya nga nakabantay si Lance sa gitna. At Echo? Ngayon, ayan na. Astral Echo, pero magde-depensa muna si Lance. Oh no, 4v5 to. Oo, oh, na-pressure dito. Again, the minion is coming in from AP Bren. Masyado para sa Minana Evos ma-handle at kaya hindi pa nga nire-reset ng AP Bren yung Lord kasi alam nila lamang sila dito dahil sa mga minion waves na nagpo-push. Yan nga eh, kulang sila dito ha. So, actually, pwedeng go single para sa AP Bren. Pero ayaw nila eh kasi gusto nila pumitas muna ng isa. Sigang Eagle palayo, FlapTizzy, kaya atras din. Pero ang sakit na ni Doming dito, hindi na normal-normal. Itutuloy ba nila ito si Flap pero makakapag-out si Flap gamit si Ogwen. Pumupok lang muna si Kaizen at si Lord JM. Kaizen, na-reset. 1,000 pounder in. Nandun si Pew sa batang gilid. Si Kaizen ba unahin nila? All eyes on Kaizen ngayon. Si Flap ay nandito din. Pero kung titignan mo ngayon yung base, lugi ang Minana Evos dahil doon sa push sa bottom lane. So nagdadalawang isip si Lancey kung i-go niya ba o hindi. Bumabanat lang si Flap. Sinasayko lang ni Flap lahat. Ginagangster ni Flap. FlapTizzy going in. Kasabay si Ogwen. Walang nagkakapatayan. Ang tagal ng laban na to. Ito na ang tunay dahil nagka-heavy spin na. Let's be able! Ayun yung laser mula sa likod kay Lancey. Si Ogwen, ayun si Ogwen dito. Binabanatan na ng Doming Dayar. Star Helix. Si Ogwen ngayon binabanat ako. Nag-miss yung Star Helix. Nandun si Flap. Buhay pa si Flap. Ogwen survives. Buhay pa si Kyle DC. At Super Marco. Walang ibang nakakuha kundi si Kyle. Kylen in, profiling. And doon, walang namatay. Lord lang. Ang daming nangyari. Ang tindi talaga ng meta na to. Uy, pero si, inahabol pa si Lord JM dito. Ha, sasalabong ni Pew. At dito yung, dito si Ogwen. Ang sakit ng damage. Oh! Pero makakakuha din si Super Marco sa, ng isa. Sa lahat ng nangyari, si Lord JM lang ang nayari. Nakawala lahat. Kumbaga lahat ng isda, nahuli. Lahat ng isda, nakawala. Si Lord JM lang yung natatanging isda. Na nadali.
Para nabalik tayo sa season 9. Yung sobrang low kill score, ang ganda nung sayaw ng dalawang koponan. Nirerespeto nila yung retry prowess ng isa't isa. Of course, Akai yung ginagamit ni Kazen eh. Nakita na natin before na kaya manalo ng isang Akai na naka-heavy spin lamang kontra sa limang miyembro ng ano, nakalaban nilang team sa retry. So sabi ng AP Brand, dahan-dahan lang, pero ito na ba ata? Objective talaga is the name of the game. Okay! And they want to end this right here, right now. Nagka-Beyblade na, nagka-Pulverize at medyo masakit pa rin damage si Doming AR, pero mas masakit. Base lock! Masakit yung base lock na pinabanata ng AP Brand. And it's over, ladies and gentlemen. AP Brand takes game number one, and this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Ibang klaseng panggulat para sa mga bees. Grabe yung laro ng AP Brand dito. Dahan-dahan talaga. Sipin mo, ang laki na ng lamang nila. Sabi nila, guys, dahan-dahan lang ha. Ah, pero kailangan natin ikomendo ng Minana Evos. Oh, yes. Napakaganda ng mga Lord Dance. Alam mo dito kasi sa Pilipinas, almusal eh. Pagising mo sa umaga, Lord Dance ang sasalubong sa'yo eh. Lord Dance yung food trip mo. Wala na, welcome back to the meta na ulit. Welcome back to this meta. Ah, nako. We're kasi back! Kasi naalala ko, nung January, ganito, halos ganito din. At ang pinipili na, utility junglers na. Oh. To complement with those heals, to complement with those supports. And aabot na naman na ganito na ulit. Ito in na yun. Out, in out. Yep. Ito na yun. Pero syempre, i-like, follow, at i-subscribe nyo na rin ng official accounts ng MDL Philippines for Facebook. It's facebook.com/mdlph.official. And for YouTube, it's @officialMDLPhilippines. Show your support for your favorite MDL teams by purchasing their limited edition team notification effects for only 58.9. Meron na ba kayo yan? Wala pa naman AP Brand tsaka Minana Evos. Pero nakikita ko na ano, maganda yung sa AP Brand eh. Maganda yung ano nila, yung may mabubuyog. Tapos yung sa Echo, lima, di ba yung limang Echo? Yeah. Hindi yung Echo fan ha, pero lima sila. Diba, yung mga member ng Echo mismo. Oo. But again, kung wala pa kayo niyan, bumili na kayo. Going back, dito sa laban na ito, nagbabalik na nga eh. Healing meta. Wow. And yung Lord Dance. Pero again, masasabi ko na maganda yung naging laro ng Minana dun sa first part ng ating game. Pero may pagdating sa late game, ito na naman yung nagiging usap-usapan even sa social media na sobrang ganda ng early palagi ng Minana Evos. Pero pagdating sa huli, pagdating sa closeout, pagdating sa pag-finish, medyo nadudulas eh. Medyo kinakapos. Masasabi ko yung early din kasi that was Bren eh, for me. Eh. Yeah. Kasi it was really them controlling the tempo of the game. Aasa na lang doon yung Minana Evos sa damage output nila eh. But then again, it was really crucial dahil pasag yung bottom lane nila. Mm-hmm. So yung objective, doon na agad lumamang yung AP Brand. May ipit ang naganap, no? Pero syempre, para himayin ang lahat ng mga naganap, ibibigyan na natin sa ating analyst na si Raptor. Okay, so dahan-dahan approach galing sa AP Brand. Kahit tignan natin yung lineup nila with the Matilda, madalas na iniisip natin sa Matilda ay mabilisan. Tuloy-tuloy ang ikot, tuloy-tuloy ang bakbakan. Pero yung AP Brand dito, parang naalala nila yung sinabi nila dati sa interview, ang tendency nila na mapunish sa mga decision nila. Kung hindi malinis yung pag-execute, dun napapaikot ng kalaban nila yung laban. Ogwen will be the MVP of the game on this Matilda. And kita nyo naman yung paggamit niya ng kanyang Circling Eagle para makapag-zone out, makapagbigay ng information, at kita mo rin naman yun sa pag-prioritize niya sa item niya kung saan kinuha niya muna yung Enchanted Talisman bago yung Flask of the Oasis. Madalas din naman na yun talaga yung kinukuha ng Matilda ngayon dahil sa pag-ikot mo sa mapa, mabilis ka na mawawalan ng mana, kailangan mo makuha yung mana na yun at hindi ka hindi mo kailangan umuwi para makuha lang ng mana, para tuloy-tuloy lang yung ikot dito. This is one of the good examples of a play by AP Brand making the most out of their Matilda to close out the gaps. Now, let's talk about the team fighting. Yung Minana Evos with the first victory is now, surprising, but then they picked up Anakai and Novaria. So, sinabi nila, AP Brand, gusto namin dito mag-objectives. But they close out their draft with the Rafaela and Ixia. So, that even adds more to the idea, gusto nila mag-objectives. Pero more importantly, yung mga sitwasyon na ganito, kung saan yung Minana Evos, sinasabi rin nila sa AP Brand, kami ang magpa-punish sa mga decisions nyo. Kung mali man yung pwesto nyo, kung wala kayong dash, mali yung timing nyo, edi, well,
mananalo dito si Domeng, makakahanap siya ng triple kill, makakadamage siya. Kaya nga at one point, 80,000 yung damage na bitaw ng Ixia ng Minana Evos, while the next highest damage dealer was at around 53,000 at Union Sifu of AP Bren. This was a great call by AP Bren, although Kaizen nandun siya in retry range. Munti ka na nga na agaw ni Kaizen yung Lord doon. But AP Bren, because of the zone out that they did, sila Ogwen at saka si Flap, Minana Evos a little bit too slow to respond. And once it got to the push here, AP Bren, they just focused on their targets and they were able to end the game. Again, lahat ng mga condition na sinabi natin dito sa draft sa pagkita ng picks, this Uranus pickup, low-key, sobrang low-key lang dito si Flap, pero ang taas ng effect niya sa laban at ang yung effect niya sa mapa. Again, when you're up against a lineup that has something like an Ixia, dati yung wala pa dito si Ixia, di ba, yung Eve madalas pinipili dyan, yung mga teams na kinakalaban yung Eve, sinasabi nila, sige, mag-split push na lang kami. Okay lang na 5v4 yung nilalaban ng team namin diyan. Andiyan naman yung yung jungler namin na makunat naman kung may healer roamer. Okay, masaya. So makakasustain sila doon. Habang yung Minana Evos mahirapan, and most importantly si Lancy nahirapan na kasi ang dami niyang kailangan gawin. Siya yung taga-clear ng minion wave, siya din yung taga-pagbigay ng vision, yung damage na binibigay din niya. Actually, nirespeto din ng AP Bren. Nakita natin ang sakit na nung astral recall niya. Pero dahil na-overload yung Minana Evos, na-overwhelm sila sa map control na meron ng AP Bren, nahirapan na sila doon lumaban. And that's why AP Bren was able to get the Lord. Again, AP Bren mukhang naalala talaga nila yung tendency na ma-counterpunish sila or yung mga error nila, biglang doon lumalabag yung mga kalaban nila, and Minana Evos drafted with that thought. Pero dahil dun sa better preparation ng AP Bren, mas na-easyhan sila sa gigil, mas disiplinado ngayon yung AP Bren, ang dami nilang flicker, ang dami nilang dash, ang dami nilang pang iwas, mas better prepared sila para maiwasan yung damage ng Ixia at saka yung mga miyembro ng Minana Evos. Burrito,